Arestado ang isang babae matapos niyang kumubra daw ng mga tulong na para pang gamot, tulong mula sa gobyerno, na para dapat sa ilang pasyente sa mga pampublikong ospital. Paano kaya siya nabisto? Yung kanyang modus. Ito ang pagtutok ni John Consulta. Exclusivo. Sa loob namin na kapareho ka namin babae, kaya lang may na kapatid. Inaresto ng Kabuyo Police ang suspect na si Mary Grace Simini, 28 taong gulang, na wanted sa reklamong estafa sa Calabar Zone. Ang modus operandi umano ng suspect, maglakad at kumuha ng mga medical assistance mula sa local government units para sa mga nakakonfine na pasyente sa private at public hospital nang hindi nila nalalaman. Pero nabisto ang modus ng suspect dahil may nagawa itong pagkakamali. Nakakuha na pala yung mismo yung may katawan ng tulong mula sa government ng Kabuyao. So para tumudoble siya? Yes sir, doon natiklo. Bukod sa mga pegging ID at police clearance, nakuha rin sa suspect ang sangkaterbang papeles para sa kukubrahing medical assistance ng mga pasyente. Humingi ako ng dispensa sa lahat ng nagawa ko sa mga pasyente. Tumulong lang naman ako sa paraan na alam ko, pero mali pala yun. Natuklasan na mayroon palang nakasampang reklamo o kaso na estafa kay Mary Grace na milyong-milyong pisong halaga dahil sa multiple sale ng mga lupa sa Metro Manila. Mga ma'am, mga sir, baka nalongko po kayo ni Mary Grace Semine. Pagkakataon yun na po na dumulog sa himpilan ng pulisya habang siya ay nandito pa para matulungan po namin kung ano man ang reklamo nyo. Matatagdagan ang kakaharaping reklamo ni Semine dahil sasampahan siya ng falsification of public documents at estafa ng Kabuyao PNP. John Consulta, nakatutok 24 oras.